kung ikaw ay nakakaranas ng pangangati, may lumalabas na discharge, puti, nabuo-buo, mapula ang iyong labi dyan sa ibaba, mahapdi kapag umiihi, masakit, namamaga, yan yung tinatawag na vaginal yeast infection. Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Ang video na ito ay tungkol sa vaginal yeast infection remedies. So, gagawa ako ng video tungkol sa vaginal yeast infection kung paano ito gamutin sa natural na paraan. So, marami nagre-request at marami nagtatanong dun sa ginawa kong video kung paano gawin itong vaginal yeast infection home remedies gamit ang bawang. So, gawin ko daw yung step by step and pagbibigyan ko na kayo kung paano gawin ang step by step kung paano gamutin ang vaginal yeast infection. Kung ikaw ay kating-katina at gusto mong gumaling, just keep on watching. Kung ikaw ay ayaw pumunta sa OB at ikaw ay nagtitipid and gusto mo muna sumubok sa mga home remedies, at ang home remedies naman na i-share ko sa inyo is very effective. Tadaan! Ayan. Ang kailangan mo lang ay isang pirasong bawang, hindi isang buo. Ayan. So, bawang. Ayan yung bawang. Step by step tayo, okay? So, meron ditong bawang. Ayan. Kukuha lang tayo ng isang piraso. Okay? Step by step to, ha? Isang piraso. Ay, malaki to. Sayang. Di-demo ko lang naman sa inyo. Kwento lang ako sa inyo ng konting-konting, mabilis lang. Siguro, nagkaroon ako ng yeast infection nung ako ay nasa Singapore, nung ako ay katulong pa sa Singapore. Siguro mga ilang taon na yun, mga 10 taon na ang nakalipas. Dati hindi ko alam kung ano itong vaginal yeast infection na ito. So, naramdaman ko makati, sobrang makati na talagang para siyang sinusunog, mainit, tapos sobrang hapdi pag umiihi. Tapos nakita ko na lang madami siyang discharge na buo-buo na kulay puti. Sabi ko, wala ano to, kung ito ba ay sakit ba ito, o ano, ay wala naman akong katsurbahan. So, nag-search ako sa internet kung ano yun. And nalaman ko nga na ako ay merong vaginal yeast infection. And marami akong nabasa or napanood na ito daw bawang, itong bawang ay magaling makapagpagaling ng yeast infection. Dahil nga ang yeast infection is a fungal infection sa ating down there. At itong garlic is mabisang panglaban sa fungal. Okay? So, ang gagawin mo lang, babalatan mo itong bawang. At pagkatapos ng balatan, ganyan ang itsura niya. Ayan. Nabalatan ang ating bawang. Ano? Tatanggalin lang yung medyo matigas dyan sa dulo. Tatanggalin mo ng kutsilyo. Make sure na malinis ang kutsilyo. And ang susunod na gagawin kapag nabalatan na itong ating bawang ay kukuha ka naman ngayon ng karayom. Okay, karayom na may sinulid. Gagets nyo? Karayom na may sinulid. Pagkatapos, make sure din na malinis ang ating karayom, hindi palawangin, ano. So, mas maganda kung i-gaganyan mo siya sa alcohol para na-sanitize ang ating karayom. Tapos, ang gagawin natin, tutusok-tusokin mo siya. Ganyan, tusok-tusokin. Tusok-tusokin. Basta marami beses mo siyang tutusok-tusokin. Tapos pag nakikita nyo na yung nagbabasa na siya, parang may lumalabas siya na juice o yung nagtutubig-tubig na siya. Yung lumalabas na yun na juice, ipapahid mo siya ngayon dun sa parting makakati. Ipapahid dun sa labi, dun sa gilid, basta kung saan yung makakati, ipapahid mo siya dun. Ipinahid mo na yung katas ng bawang, pinahid mo doon sa parteng makakati, ha? Doon sa mga parteng makakati. Ang gagawin mo naman ngayon, ganyan ang gagawin mo siya. Tutusukin mo siya sa gitna. Ayan. Tutusukin mo siya sa gitna. Ganyan. Ayan. Tapos, di ba, nakalawit na siya na ganyan, o. Oh. O, oh, nakalawit na siya na ganyan. Safe na siya. Safe na. Tapos, tatanggalin mo ngayon sa karayom. Guguntingin mo siya dyan. Tapos, bago matulog, kapag patulog ka na talaga, isisiksik mo siya sa ating puwerta. Okay? Isisiksik
sa puerta bago matulog at kinabukasan sa umaga pagising, huhugutin, tatanggalin mo siya dahil meron namang hawakan. Di kunwari, isiniksik mo siya na ganyan. Kunwari, ito yun. Sisiksik mo siya na ganyan sa loob talaga mismo. Tapos ang mangyayari, parang kaganyan lang siya. Nasa ganyan siya. Makikita mo siyang nakalawit na ganyan. Para kinabukasan, kaya may ganito. Para kinabukasan, pagising mo, huhugutin mo siya na ganyan. Yan, madali mo siyang mahuhugot. At magugulat kayo sa result, kinabukasan. Mawawala na yung pangangati, mawawala na yung feeling na mainit, mawawala na yung lumalabas na discharge. At ibig sabihin, gumagaling ka na. Ayan. So, yan yung gagawin nyo kapag meron kayong vaginal yeast infection. Very effective and natural. Madali pang gawin. Okay? Ako, one time ko lang itong ginawa. Gumaling na talaga ako. Pero doon sa mga nag-comment and initry nila, parang dalawang beses nilang ginawa bago gumaling yung kanilang vaginal yeast infection. Okay? So, yun ay... sa marami nagtatanong, paulit-ulit na lang yung mga tanong, paano daw ba gawin? Masayin bago matulog, i-insert mo siya. Para nasa ganun, kung gagawin mo siya ng umaga, tapos ikilalakad-lakad, matatanggal siya, malalaglag siya kapag babangon ka. Pero kapag wiwiwi ka, pwede ka naman umihi dahil naka-insert naman niya sa ating vajayjay. Yeah, pagkakagising sa umaga, tatanggalin na, maghuhugas, at yung pangkaraniwang ginagawa mo, maligo pa kung gusto mo, or magwashi-washi ka lang, and then magpalit ka ng underwear, and basta magugulat ka talaga sa result niya, mawawala lahat yung nararamdaman mo. Sana naintindihan nyo yung aking explanation, and sana makatulong ang video na to para gamutin yung inyong pangangati. Pero kung kayo naman ay takot sumubok sa ganyan, kung feeling nyo mahapdi, may nagtatanong pala kung mahapdi daw ba, kung masakit daw ba. Hindi siya mahapdi, hindi siya makati. Actually, ang pakiramdam niya, sobrang sarap niya sa pakiramdam dahil, di ba, kinakati tayo, sobrang kati down there. Tapos, lalagyan mo siya niyang na ganyan. Ang pakiramdam kasi niya, medyo mainit-init. Mainit-init siya, tapos masarap sa pakiramdam. Yun yung pakiramdam ko. Pero kung kayo naman ay sensitive sa mga ganyan-ganyan, eh, di go ahead, pumunta na kayo ng OB and pre-restahan naman kayo ng ganyan din. Hindi lang siya garlic remedies. Ang irereseta sa inyo is vaginal supposatory. Mag-i-insert din kayo ng gamot para mapuksa yung punggal sa ating down there. Okay? So, maraming salamat sa panonood at sana makatulong ang video na ito sa inyo. And sana, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel. Bye!